Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch Musket, and welcome back again here on our channel. So guys, hindi muna po tayo makakapag-shoutout for this episode. Maybe sa part 4 na lang po. And sorry po talaga sa sobrang late upload dahil talagang naging busy lang po talaga ako. And hopefully, sana makapag-upload po ako ng part 4 din for this week. And before we start to read the part 3 of Mechanical, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always update ka sa mga nangyayari sa channel na to. And now, let's start to read the part 3 of Mechanical. Huwag ka mag-i-skip ng ads! Mechanical Part 3. Stainless POV. Don't move, hindi ka pa magaling. Isang malalim na boses ang pinagmulan ng mga salitang yon. Gusto kong imulat ang mga mata ko pero parang mas gusto kong magpahinga pa ng mga oras na yon. Magpahinga ko muna, muling sabi ng isang malalim at malaking boses. Sabay, naramdaman ko ang paghagod nito sa ulo ko na siyang nagpabalik sa pagtulog ko. Hay, salamat naman at nagising ka na, sabi ni Lori nang muli kong idilat ang mga mata ko. Dahan-dahan akong umupo at pinalalayan naman ako ng pinsan kong si Lori. Kamusta na ang pakiramdam mo? May halong pag-aalala na tanong ni Lori. Matipid naman akong napangiti ng mga oras na yon dahil kahit pa spoiled siya at may katigasan ng ulo niya, ay nagagawa niya pa rin ang mag-alala para sa akin. Napatingin naman ako sa bintana na nasa bahaging likuran ni Lori at mula doon ay napagtanto kong palubog na pala ang araw. Pasensya ka na ha. Nahilo lang talaga ako kanina dahil sa sobrang sakit ng ulo ko. Tanging na sabi ko. Anong kanina? Baka kahapon pa yun sa lungat ni Lori na kinagulat ko. Ha? Ibig mong sabihin, sabi ko na agad niyang pinutol. Yes, sobrang haba ng tulog mo. At sa totoo lang, kanina ko lang nalaman ang nangyari sa'yo. Nalasing kasi ako kagabi, kaya hindi ko alam na nawalan ka pala ng malay kagabi. Paliwanag ni Lori. Bumangon naman ako habang hawak-hawak ko ang ulo ko. Akmang, tatayo na ako nang bigla akong alalayan muli ni Lori. Okay lang ako, Lori. Migraine lang ito. Ilang araw na kasi akong walang tulog dahil sa exam, sabi ko sa pinsan kong si Lori. Nakarinig naman ako ng buntong hininga mula sa kanya bago ito muling nagsalita. Sigurado ka bang okay ka na? Naniniguradong tanong nito sa akin.
Oh, promise okay na ako. Salamat sa pag-aalala, sabi ko kay Lori. Mabuti naman kung ganon, masasabihin nga pala ako sa'yo. Hulaan mo kung sino ang major visitor ko kagabi, sabi nito na bumalik sa normal. Sino naman? Natatawang tanong ko sa kanya. Naalala mo ba si Scott, yung mekanikong malaki ang katawan? Tanong ng pinsan ko sa akin. Saglit naman akong natigilan sa narinig ko mula sa kanya. Yes, nauutal kong lingon sa kanya. Pinuntahan ko siya sa talyer kahapon, kasamang mga kaibigan ko. Inimbitahan namin siya dito para sa isang night party. Pumayag naman siya. At alam mo bang hindi niya nakalimutan ang direksyon patungo dito sa bahay? At ito pa ha, dumating siya on time. Kinikilig na kwento ni Lori. Talaga? Namamangha kong tanong. Yes, sayang lang dahil hindi kayo nagkita ni Luis. Hinahanap ka niya. Mukhang may matinding tama talaga sa iyo ang Luis na yon, sabi ni Lori. Napangiwi naman ako sa narinig ko mula kay Lori. Hindi ko naman lubos na maunawaan kung bakit pinagtutulakan ako ni Lori kay Luis. Alam mo, kung nasa party ka lang kagabi, parang biglang tumigil ang lahat nang lumabas na si Scott na naka-swimming trunks lang. Sa buong buhay ko, ay ngayon lang ako nakakita ng ganoong klase ng lalaki. Saad ni Lori sa masayang paraan. Buti naman at pinagbigyan niya ang imbitasyon mo, iling ko. Oo nga eh, kaya lang nalasing na ako kagabi kaya hindi ko na alam kung anong nangyari. Sabi ng isa sa mga katulong ay umalis daw si Scott kanina ng tanghali kasama ang mga kaibigan ko. Sabi ni Lori na siyang nagpalaki sa mga mata ko. Ano? Dito mo sila pinatulog? At talagang hinayaan mong malasing ka. Ngayong alam mo pala na dito matutulog ang mga bisita mo. Paano kung pagtangkaan ka ng mga kaibigan mong lalaki sa sarili mong pamamahay? Dikit kilay kong tanong kay Lori. Hay naku kasin, I trust all my friends. Pero kung si Scott ang gagawa sa akin ng bagay na iniisip mo, well, he deserve it. Nakangiting sagot nito sa akin. Binato ko naman siya ng hawak kong t-shirt na siya namang nakaiwas din. Nagtawanan na lang kami. Matapos yun ay agad kong iniwan ang pinsan kong nangangarap ng gising at saka ako pumasok sa banyo. Makalipas ang ilang minuto, paglabas ko ng banyo ay wala na sa kwarto ko si Lori. Inayos ko naman ang buong higaan ko. Habang inaayos ko ang kama ko, ay napansin ko ang isang papel na nakatiklop sa bandang side table. Agad ko namang binuklat yon. Take a rest,
Don't abuse yourself. Maikling sulat na may pangalan ni Scott sa ilalim na bahagi ng papel. Saglit akong pumikit at pinilit kong alalahanin ang lahat ng mga nangyari kagabi. Sa pagkakatanda ko ay nawalan ako ng malay. Pero teka, sino ang nag-akit sa akin sa kwarto? Tanong ko sa sarili ko. Maya-maya pa ay naisipan kong bumaba patungo sa kusina. Pagbaba na pagbaba ko ay agad akong sinalubong ng boses ni Ate Minda. Oh Stanley, magaling ka na ba? Nataranta kami ng sobra sa iyo kagabi. Salubong sa akin ni Ate Minda. Isa siya sa mga matagal nang naninilbihan sa bahay nila Lori. Po? Kami? Sino pong kami ang tinutukoy nyo? Nagtataka kong tanong kay Ate Minda. Kagabi, pagpunta ko sa sala, inabutan ko ang isang lalaking nakatapis lang ng tuwalya na kasulukuyang nakaalalay sa'yo. Ayon sa kanya ay nawalan ka nga daw ng malay bago mo pa mainom ang pinatimpla mong gatas sa kanya. Paliwanag ni Ate Minda. Lalaki? Sino pong lalaki? Nanunuyo kong tanong dito. Ay nako, napakagwapo ng lalaking yun. Mukha din siyang foreigner. Isa siya sa mga bisita ni Lori. At napakaganda ng panga niya. Sa pagkakaalala ko ay tinawag siya ni Lori sa pangalan bilang Scott. Paliwanag ni Ate Minda. Saglit naman akong natigilan sa narinig ko mula kay Ate Minda. At alam mo bang hindi kanya iniwan sa kwarto mo hanggang kaninang umaga? Muling dugtong ni Ate Minda. Po, bulat kong baling sa kanya. Pero huwag kang mag-alala. Binuksan niya ang pinto ng kwarto mo. Siguro para huwag kaming mag-isip na may iba siyang balak sa'yo. Guwapo na, napaka-gentleman pa. May halong kilig na sabi ni Ate Minda. Muli ko namang naalala ang malalim at malaking boses ng gabing nagdaan nang mahilo ako. Hindi ko naman maunawaan kung bakit parang may pitik ng kasiyahan akong naramdaman ng mga oras na yun. Maya-maya pa ay biglang nagmulat ng boses si Ate Minda na siyang kinagulat ko. Pero alam mo Stanley, mukhang sobra-sobra talaga ang pag-aalala sa'yo ng pogi at macho na yon. Ahem, mukhang sa'yo nagkaroon ng interes at hindi sa pinsan mong si Lori. Hay nako Ate Minda, ayan na naman po kayo. Huwag niya po masyadong bigyan ng kahulugan ang mga bagay-bagay. Sabi ko sa kasambahay na si Ate Minda. Isang malakas na tawa na lang ang naisagot niya sa akin. At aaminin kong kahit ilang beses kong itanggi ang bagay na yon, ay nakakaramdam ako ng kilig. Pero agad ko din namang pinipigilan ang sarili ko. Sa isip-isip ko
ay siguro ginawa lang yun ni Scott dahil walang ibang tutulong sa akin dahil nagkakasiyahan ang lahat maliban nga kay Scott at sa ilang mga katulong. Siguro nga ay likas na sa katauhan ni Scott ang maging isang maginoo at matulungin sa kapwa. Pero aaminin kong palihim akong umaasa na maiibang kahulugan ang mga bagay na ipinapakita ni Scott. Kinabukasan, maaga akong gumising dahil may kailangan akong asikasuhin sa eskwelahan. Paglabas na paglabas ko sa gate ng bahay ay halos napanganga ako nang makita ko ang sasakyan ni Scott na nakaparada sa kabilang bahagi ng kalsada. Bigla namang bumaba ang driver ng sasakyan na yon at tumambad ang katauhan ni Scott. Scott, mahina akong bulong sa sarili ko. Ilang segundo lang ay tuluyan itong nakalapit sa kinaroroonan ko. Hi, bati nito habang nakangiti ng malawak. Unang beses ko siyang makitang nakangiti ng sobrang laki, kaya naman halos manlambot ang tuhod ko sa mga oras na yon. Hello, salamat nga pala. Nasabi na sa akin ni Ate Minda na ikaw daw ang umalalay sa akin nang mawalan ako ng malay. Sabi ko kay Scott. Alam mo bang pinag-alala mo ako? Kamusta nang pakiramdam mo? Tanong sa akin ni Scott. Okay na ako. Ilang gabi na kasi akong puyat dahil sa mga exam ko. Kaya naman inatake na ako ng migraine ko. Salamat ulit. Anyway, bakit ka pala naparito? May sadya ka ba kay Lori? Tanong ko kay Scott. Ah, wala naman. Sadyang napadaan lang ako dito. Kaya naisip kong kamustahin ka na din. Sakto naman na lumabas ka din ng gate. Papasok ka na ba sa school? Paliwanag at tanong nito sa akin. Salamat sa pangangumusta. Oo, papasok na nga ako sa school. Sagot ko sa kanya. Sakto! Tara, at ihahatid na kita. Doon din naman ang daan ko. Presinta ni Scott. Aha, naku, wag na. Maaabala pa kita. Tanggi ko sa alok nitong paghatid sa akin. No, it's okay. Tara na. Sabi nito, sabay hatak sa kamay ko patungo sa sasakyan nito kung saan nakaparada sa kabilang panig ng kalsada. Nang makarating kami sa sasakyan niya, ay nakuha pa nitong tanungin ako. Bakit ka nanginginig? Natatakot ka ba sa akin? Tanong nito sa akin habang nakahawak pa rin sa kamay ko. Huwag kang matakot sa akin, wala naman akong gagawing masama sa iyo. Pagkatiwalaan mo ako, sabi nito sabay pisil sa kamay ko. Wala naman akong nagawa kundi ang tumango na lang at saka doon pa lang niya ako binitiwan. Habang tinatahak namin ang daanan patungo sa eskwelahan, ay marami ang naging tanong si Scott sa akin. Katulad na lamang
ng mga katanungan na sino daw ba ang mga magulang ko? Taga saan daw ba talaga ako? Ano daw ba ang paborito kong kulay? At ano daw ba ang libangan ko sa tuwing wala akong ginagawa? Napapangiti na lang ako sa mga tanong ni Scott sa akin. Pero syempre, sinasagot ko naman ang mga tanong niya. Makalipas ang ilan pang mga sandali, ay narating na namin ang eskwelahan kung saan ako nag-aaral. Nang makababa ako ay bumaba din si Scott mula sa driver's seat at saka muli itong humarap sa akin. Salamat sa paghatid, na uutal kong sabi. Anong oras ba ang labas mo? Tanong nito sa akin. Mga alas 5 na ng hapon. Bakit? Sagot at balik kong tanong sa kanya. Maaari ba kitang sunduin mamaya pag-uwi mo? Tanong ni Scott sa paraang malungkot ang mukha nito na animoy umaasa siyang tutugon ako. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiti sa mismong harapan ni Scott. Ibig ba sabihin ng ngiti na yan ay pumapayag ka? Tanong nito sa akin. Okay, oo na. Sagot ko habang nakangiti pa rin. Okay, magkita na lang ulit tayo mamaya. Ipangako mo sa akin na hihintayin mo ako. Sabi nito sa akin. Promise, maikli kong tugon habang nakangiti. Nang makapasok ako sa eskwelahan ay agad kong kinonsulta ang professor ko patungkol sa darating na internship ko. I suggest na mag-internship ka sa province. Marami din kasing pasyente doon. Pero hindi katulad dito sa Metro Manila. Mga estudyante pa lang kayo. And you don't deserve na mapagod ng sobra sa trabaho. Especially, wala din naman kayong sahod. Sabi ng professor ko. Tahimik naman akong tumatango-tango habang nakikinig sa advice niya. Maya-maya pa ay biglang tumunog ang cellphone ko. Kaya naman lumabas muna ako sa kwartong kinalalagyan ko at ng professor ko upang sagutin ang tawag. Nang tingnan ko kung sino ang tumatawag, walang iba kundi si Lori. Pagsagot na pagsagot ko ng cellphone ko ay ito ang bumungad sa akin. Stanley, totoo ba na si Scott ang nag-alaga sa iyo kahapon? Tanong ni Lori sa akin. Iyon ang sabi ni Ate Minda, sagot ko sa kanya. Hoy, pinsan, alam mong gusto ko si Scott at kaya kong makipaglaro sa kanya. At binabalaan kitang wag na wag mo siyang papatulan kung sakaling makipaglapit siya sa'yo, bungad sa akin ni Lori. Dahil ba gusto mo siya kaya hindi ako pwedeng lumapit sa kanya? Hindi ko mapigilan ang inis ko sa mga sandaling yun. No, pero kilala mo ako pinsan. Oo, siguro nga spoiled akong tao. But I have a golden heart. Noong nag-party kami,
nakausap ko si Luis. Lasing na siya noon at naging madaldal na. Ang sabi niya sa akin ay may pustahan daw si Lonnie Scott na mapasagot ka sa loob lang ng isang linggo. At 10,000 daw ang premyo ng mananalo, sabi ni Lori. No, Lori, hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka lang. Kalmado kong sagot kay Lori. Alam mong hindi ako marunong magsinungaling pinsan. It's up to you kung maniniwala ka o hindi. Basta, binalaan na kita. Ayaw ko lang masaktan ka sa huli. Huling sabi ni Lori mula sa kabilang linya at saka nito binaba ang tawag. Napasandal naman ako sa pader. Pakiramdam ko ay naubusan ako ng lakas. Alam kong hindi marunong magsinungaling si Lori. Oo nga, spoiled siya. Pero kapag kapakanan ko na ang nakataya ay nagiging mabait ito. Nang mga sandaling yon ay pinigilan ko ang mga luhang nagbabanta sa pagpatak. Sa isip-isip ko, kaya nga siguro bigla na lang nakipag-close sa akin si Scott at ang lahat ng pinakita niya ay kapalit lang ng pustahan nila ng kaibigan niya. Makalipas ang ilang oras, nang tingnan ko ang orasan ko ay 1:00 pa lang ng hapon. Mula doon ay nagpa siya na akong umuwi upang hindi na ako maabutan ni Scott sa school. Pagdating ko naman sa bahay ay agad akong sinalubong ni Lori at niyakap, pero hindi ko naman magawang tumugon sa yakap ni Lori. Tumuloy na lang ako sa kwarto at doon naggulong. Lumipas pa ang mga araw. Ginawa ko ang lahat upang maiwasan si Scott. Saktong bakasyon na din ng mga panahon na yun. Ilang araw ding pabalik-balik ang binatang si Scott sa bahay tuwing umaga at hapon. Pero pinasasabi ko na lang sa mga katulong na wala ako. Sa tuwing magtutungo siya sa bahay, ay palihim ko siyang sinusulyapan mula sa kwarto ko na nasa 2nd palapag ng bahay nila Lori. Aaminin kong may mga pagkakataong naaawa na ako kay Scott dahil sa matagal nitong paghihintay sa labas ng gate. Pero pinipigilan ko ang sarili ko na lumabas sa tuwing naaalala ko ang sinabi sa akin ni Lori na isang pustahan lang ang lahat ng mga ginagawa ni Scott. Hanggang isang araw, dumating ang araw na masasabi kong totoo nga ang sinabi sa akin ni Lori. Dahil dumating ang araw na hindi na nga nagpakita ng tuluyan si Scott. At aaminin kong iniyakan ko ang pangyayaring yun. Iyon ang unang beses na mabigo ako sa pag-ibig. Makalipas ang mahigit 3 taon. Scott's POV. Kararating ko lang sa probinsya. Galing kasi ako sa Cebu.
upang bigyang daan ang isang malaking transaksyon. Dalawang malalaking hotel kasi sa Cebu ang gustong kumuha ng produkto mula sa probinsyang kinilala ko. At iyon nga ang mga produkto sa malaking lupain na naiwan ni Mr. Morgan. At ako ang pinadala ni Dominic para sa transaksyon na yon. Na-finalize ko na din ang kontrata para sa dalawang hotel na yon. Sigurado akong matutuwa ang kapatid kong si Dominic sa balitang dala ko. Hindi muna ako nagtungo sa bahay nila Dominic at Grace. Sa halip ay gusto ko muna sanang magpahinga sa sarili kong bahay na malapit lang din sa bahay nila Dominic. Akmang papasok pa lang ako sa pintuan ng bahay ko nang makarinig ako ng pagsigaw. "Boss! Boss!" sigaw ng isang lalaki mula sa likuran ko. Nang lingunin ko ay si Miko pala na isa sa mga tapat kong tauhan. Tumatakbo ito na halatang may gustong ipabatid. "Boss, may nangyari po sa bakahan ni Boss Dominic. Nagkaroon po ng barilan kagabi. Critical din po ang lagay ng isa sa mga tauhan ni Boss Dominic. Ilang mga baka din po ang nawawala. Mukhang sa likurang bahagi po ng malaking lupain dinaan ang mga baka dahil kinakitaan po namin ng bakas ng pagkasira doon," sabi ni Miko habang hinihingal. "Ano? E kamusta si Dominic at Grace? Ang anak nilang si Jomar?" sunod-sunod kong tanong. Nakaramdam ako ng pag-aalala para sa kapatid ko, lalo na sa asawa niya na kasalukuyang buntis. "Naku boss, nasa ospital po ngayon si Ma'am Grace. Dinugo po ng sa sobrang takot. Ang pamangkin niyo naman po ay halos ayaw tumigil sa pag-iyak. Dahil na din po siguro sa trauma." Mabilis ko naman tinungo ang sasakyan. At bago ko tuluyang paandarin ang sasakyan, ay tinanong ko muna si Miko. "Si Dominic nga pala," tanong ko dito. "Wala naman pong problema sa kapatid nyo. Kasama po siya ni Ma'am Grace sa ospital," sagot nito sa akin. Iyon lang at mabilis kong pinatakbo ang sasakyan patungo sa bahay nila Dominic. Habang pinatatakbo ko ang sasakyan, ay nanumbalik ang lahat ng mga pangyayari 3 taon ang nakararaan. Throwback. Iniwan ko na kay Luis ang itinayo kong talyer dahil sa pagiging tapat na kaibigan nito sa akin. Nang magbalik nga ako sa probinsya kung saan kasulukuyan akong naroon, ay muli naman akong tinanggap ni Dominic. Wala akong narinig na kahit anong panunumbat mula sa kapatid ko.
Makalipas ang 2 linggo magmula noong bumalik ako sa probinsya, ay pinatawag ako ni Dominic sa library. Mula sa library ay naabutan ko si Dominic, Grace at ang ilang mga kasambahay na halatang matagal nang naninilbihan sa pamilya. Napansin ko din ang isang lalaki na medyo may katandaan na din na siya namang nagpakilala bilang si Attorney Montes. Maupo ka, Scott. Babasahin ngayon ni Attorney ang last will and testament ni Papa. Sabi ni Dominic. Last will and testament? Kunot noo kong tanong. Tama ka, iho. Dahil isa sa mga bilin sa akin na Mr. Morgan. Nabasahin ko daw ang kanyang last will and testament after 10 years magmula sa siya'y mabura sa mundong ito. Ginawa niya yun upang maging handa ang kanyang bunsong anak na si Scott, panimulang sabi ni Attorney. Nang mga sandaling yun ay gustong tumulo ng luha ko mula sa mga narinig ko. Ang pagkilala sa akin ni Mr. Morgan bilang isang bunsong anak. Talaga palang tinuring ako ni Mr. Morgan bilang isang tunay na anak. Pansamantala, ang panganay na anak niya na si Dominic ang mamamahala sa lahat ng ari-arian at bibigyan na lang ng sapat na allowance si Scott hanggang sa lumipas ang 10 taon. Pero inihabilin niya kay Dominic na turuan maging isang responsable at matino ang kanyang bunsong anak. Ngayong araw, ang siyang 10 taon ng kamatayan ni Mr. Morgan, sabi ni Attorney Montes. Itutuloy.